Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman po ating pag-aralan ang panghuling example ng letra na may fatha. Magsimula tayo sa letter waw hanggang sa letter ya. Next letter, waw. Ang katumbas ng waw ay letter W. Okay? So, kapag may fatha sa taas, mababasa ang waw. Waw, fatha, wa. Wa. Okay? Next, letter ha. Ha, para siyang circle lang. Pero medyo matulis, matulis sa taas. Okay? So, ang katumbas na litra ng ha is H. So, dahil mayroon siyang kapares doon sa ha, so mayroon itong kudlit. Kudlit H. Okay? So, yun ang katumbas na litra ng ha. Tapos, ang ha kapag may fatha, mababasa ng ha, fatha, ha. Ha. Okay? Next, letter, hamza. Itong hamza, maliit lang siya. Ang hamza, wala din itong katumbas na letra. So, mababasa ito, naaayon sa kung ano ang kanyang vowel. So, dahil kapag ang vowel nito ay fatha, so, mababasa na lang ito siya ng A. Sound A. A. Okay? So, walang katumbas ang hamza, ngunit ito ay may vowel fatha, so, ang basa sa kanya ay A. A. Okay? Next. Lastly, ya. Ya. Ito ay may dalang tuldok sa baba. So, ang katumbas ng ya is letter Y. Letter Y. So, kapag ito ay may fatha, mababasa ng ya, fatha, ya. Ya. Okay, ulit. Wa. Wa. Ha. Ha. A. A. Ya. Ya. Okay, hanggang dyan po nagtatapos ang ating Arabic alphabet na mayroong vowel fatha, inshallah. Sa susunod, pag-aralan naman natin ang vowel na kasra, inshallah. Okay, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.